Tingnan nyo, ma'am sis, oh, ang kinis. Ang kinis ng balat ng kamote, mas makinis pa sa akin. Ayan na po yung mga big kamote. Lagyan natin ng palatandaan. Big. Into myself. What a wonderful world. Nako, ayan na si Clara. Inaararo muna niya yung lupang pagtatamnan ng kamote. Sipag ni Clara. Good job, girl. Mamaya may merienda ka, Clara, Jollibee. Ayan yung mga baging ng kamote na ilaladlad mamaya bago itanim. Ilaladlad muna yung baging ng kamote bago ibaon. May, June, July, August. August pwede nang anihin. September. September. Ang pag-alad ng ano, ng baging ng kamote, ma'am sis. Ganyan lang. Ganyan lang kadali. Lalad-lad muna, tapos mamaya, pag nalad-lad na lahat yan, kay babaon. Ganyan. Hanggang matabunan yung kanyang ugat. Inabot po sila dito ng 2 days sa paglatag at saka pagtatanim. Ayun, dito naman sila sa kabila. Good morning, ma'am sis. May the force be with you today. Ka-foggy po dito ngayon sa ano, bukid. Para akong nasa Baguio, ma'am sis. Tingnan nyo po. Ito po yung kamote na itinanim last May 15. Tingnan nyo, ma'am sis. Oh. Malago na yung mga dahon. Oh. May nga maliliit na laman na po yan. Yan, may mga maliliit na laman na po yan. So by September, pwede na po siya ma-harvest. Sana that time, medyo mataas yung presyo ng kilo ng kamote. Para kumita naman kahit paano. So ito na po, natapos na po ito nila lagyan ng ano, abono. Tsaka fertilizer. Napaka-foggy po doon. Ayun po yung isang kubo. Ayun, isang kubo galing po ako kanina doon. Sobrang lamig. Sobrang lamig doon. Grabe dito yung climate. Para kang nasa Baguio eh. Tsaka Tagaytay. Sobrang lamig, ma'am sis. Mahigit 1 month. Ayan na. May, pero may laman na po ba yan? Meron po, may mga ganyan pa kalalaki. Kalalaki ng kamay na ano. Ayan na, ma'am sis. Oh, buhay na ang mga kamote. Ang ginagawa po nila ngayon ay ibinubuwal. Tama ba yung binubuwal? Kalim po. Ito? Binabaliktad para malagyan ng abono. Ayun po sa kabila, tapos na. Nalagyan na po ba yung abono doon? Tapos na po yan, ma'am. Upang sa isprihin na lang yun ng gamit. Ayan po, nag-start na po silang mag-harvest. Ito na yung mga nakuhang kamote.
ika-classify pa po yan sa ano, depende sa size, large, medium at small. Ganyan po ang mag-harvest mano-mano. Dapat may dala kayong radyo dito eh. Para hindi ramdaman pagod. Parang nagpapayatak din pala mag-ani ng kamote. Opo, talaga pong ano. Alam mo yung payatak? Hindi ko alam ang Tagalog ng payatak. Ano ba 'yun? Yan, hirap 'to. Yeah, yung ano ng paa. Ah, ano po 'yung ano? Yung paulas muna. Nako, nakapantalon pa si Jerwin. Dapat nag-leggings ka na lang. Dapat dito nakasightling. Oo. Oh. Anak ko. Mahirap magtanggal ng ano sa pantalon. Talaga ito man pang pangharabas sa talaga yan. Kumiyan po no, pati tigalabas sa nila. Kasi kung ako maglalaban niya, gugupitin ko na lang yung madumi, yung malinis. Kawawa ka lang. Natakot po niya sa asawa. Ay, ano po ba na rin ano? Pagkagamit ko po tinatapon niya, binibili. Ang bad disposable pala. Babawasin yung hambog, na konti ang bugbog. Disposable pala yung pants mo. Maganda pala yung ganyang pag ano ng kamote harvest kasi yung ano may footworks. Nagana po ang paano po. Oo. Keta, may abutin ng 3 araw pag harvest. Hmm? Hanggang bukas. Mano-mano lang yung kanilang paghukay sa ano kamote. Ito na yung mga baging na gagamitin uli sa ano muling pagtatanim. Pagkatapos mag-harvest, tatanim uli yung mga baging na yan. Kung ang magtanim ay hindi biro, ang mag-harvest ay hindi rin pala biro. Masakit sa likod. Flawless. Mm-hmm. Ang gusto pala nila, flawless. Ang magaganda ng balat ay... Ang naman na puro. Pwedeng isama yan sa ito na, small. Iniwalay na yung malalaki. Pagkita lang eh, hindi na pari reklamo sila. Ganda ng balat. Ito, wala na to. Nasasama pang nakarijik yan, pagka ganyan lang kababaw. Iniwalay na yan. Small pero pwede yung ano yan? Pwede yung sayingin pa yan? Pwede yung atin na lang ito. Wala ko naman sira ang loob niyan. Masira pang ano. Eh kasi kinagata ng daga eh. Wala na po ma'am. Hindi na yan. Wala sila ganyan. Matang prito. Hmm. Ganda ng loob. Dapat pala nagdala ako ng ano. Lagayan ng mga... Hindi na pwede. Pari ma'am, napipiloan mo. Small na yan. Bakit ang ginagawa mo ngayon, Kuya Elio, nagtitenor? Oh, magtitenor po, baka po, ano, imbis na naging 28, kagaling 27, marami daw ugat. Ano na yan? Hindi, sabihin natin, 30 na yan kasi makinis ang balat. Oo, oh, sige yan, linis naman yan, pag may reklamo ko pa dyan eh. Pero okay na yung 28, kaysa naman 15. Aba, yung 12 nga po mamuno karaan. Nag-dose? Nag-dose, nag-sampo, nag-utso. Sagad na. Stop na po yun doon. Pinakamataas na yan. Bihira pong mag-ganyan ang presyo. Iyon po'y bababa na yun. Susunod yan. Para lang may sakit ng tiyan yan eh. Samantalang sa ano, Manila, umaabot pa ng 100 ang kilo. Patong-patong na eh. Oo, oh, kahit ako pag bubili ng kamote, gusto ko yung hindi ganong malaki.
yung ano, ganyan, Mateo, tatanim uli yan. Ang mas madaling trabaho pala mag-tenor. Kaya ganyan na may naghiwa-hiwalay dahil tapos na po yung na-tenor. Ito po yung malalaki. Ayun yung medium. Tapos ayun yung mga small. Ang presyo po ng malalaki ay ngayon 28 pesos per kilo. Tapos itong medium naman ay kalahati ng 28, bali 14 pesos per kilo. Ito namang small ay kalahati ng 14, bali 7 pesos po per kilo. Yung mga ganito po ay inukok na ng mga daga. Dagang bukid. Yan, hindi na po pwede yan. Pero pwede pang lutuin namin. Tingnan nyo, ma'am sis, oh, ang kinis. Ang kinis ng balat ng kamote. Mas makinis pa sa akin. Flawless na flawless. Ayan, meron na kaming sangsakong medium. Sangsakong small. Sangsak na big. Ayan, ikakarga na po yung kamote ni Makisig. Cross. Neutral mo. Neutral? Okay. Kakakuti na ni Makisig ang kamote papuntang palengke. Ang kilo ng kamote sa ba sa ano balitsis 80 daw eh. Kalahati lang dito ano. Kasi marami pang pagdadaanan 'yan eh. Hugas pa. Hugas pa sila. Hugas, di tayo na maghugas para mataas ang presyo. Gawin natin 35. Ha? Ah, may bagsakan. Ah, limbawa ko kayo may contact sa sariyaya sa 3D. Sa 3D. Hindi pwede ko kayo magbagsak doon ang hugas na. Malintawak. Ah. Isa sa divisoria. Diretso mo ng Nova yan, Makisig. Tag 80 ang kilo doon. Yan na po yung mga big kamote. Lagyan natin ng palatandaan. Big. Yan. Hyper ano to eh. Hyper si Makisig eh. Ayan na siya. Nakabalik na sa unang hakot. Yan, magkakorga ulit si Makisig. Kakaapat na si Makisig ah. Pansamantala po muna namin tinigil yung pag-aanin ng kamote dahil umulan. Pagpapatuloy na lang ulit namin bukas.
Bali, nakaka-dosis ako pa lang po kami ng kamote. Matapos na pag-harvest doon sa kabila, dito naman kami sa kabilang lote. Ayan. Start na rin. Matapos na dito. Sa banda dyan. Tapos may bago kaming kabayo. Ayan. Ikaw ang tenor ngayon, Rona. Oo nga, baka mabuta na naman ang ulan. Paghapon, umuulan na eh. Mahirap yung ano kasi pataas to, no? Nandito pa ako ngayon sa tuktok. Kaya medyo maliliit yung laman ng kamote kasi paakyat. Yung doon po, doon kami nag-harvest last Saturday and Sunday. Ngayon naman, tinamnan na ulit siya. Punta natin. Ito, kahapon. Ito yung harvest kahapon. Dito sa Patag, malalaki ang laman. Malaki ang laman niya. Dito kami nag-harvest nung last Saturday, August 29 and 30. Ngayon naman ay tinanaw na uli ng panibago. Tapos ngayon yun ang hina-harvest. Doon ako galing kanina. Yan. Tapos hanggang doon sa kabila, may mga tanim pa yan na kamote. Nandiyan na si Makisig. Yan. Kakarga na po sa tricycle. Sampun niyo yan dadalhin ko eto, Ami. Trading post po yan. Sa trading post. Doon na po yung bagsakan. Sila na rin po yung maghuhugas doon. Ah. Tapos yung napapatungan na nila yung presyo, ano po? Pag nahugasan na nila. O may bayad na rin sila nun. Sa kanila kukuha. Bilig ka na po ng kamote, 35 lang. Sa tricycle, tapos dadalhin na sa trading. Andito po kami ngayon sa trading post, bagsakan ng mga produkto. Dito po namin ibabagsak yung kamote namin. Ayan po yung bagsakan ng kamote. Ito na po yung mga gulay, iba't ibang produkto sa bukid, dito ay binabagsak. Tapos kinukuha na po ng mga
sa iba't ibang lugar sa Manila. Magkano po kilo ng kinchay? 80 po. At hindi December na kasi eh. Ayan na po, kikilohin na ang small. May taga-kuha po kayo dito, kuya? Saan po? Sa Balintawak, ganun? Pasay, mayroon pag-pasay, iba-iba, no? Pero pagka binigay niya po sa kanila, hugas na po. Malinis na, no? Bali lang ano lang kilo po iwaabot yung sang sako? Yan 60 yan. 60? Oh. Hindi po madudurog yung kamutin yan? Hindi po ba? Ayan pala yung paghuhugas ng ano, kamuti. Ayan, malinis na. Wala nang putik. Ayan, pagkatapos ng mahugasan, ipa-plastic na nila. Tapos 10 kilo, tapos ibebenta nila ng ano na, mas mahal. Ang kuha nila sa amin 20, nabebenta na nila ng magkano yan, mga 35 na, ano, ito yun eh, per kilo. Oo. Ayun, mga 35 pesos na per kilo. Plastic na. Bali, ito po yung napagbintahan namin kahapon. 14 na sako ng kamote. Ito yung sabig. 12,000 lahat. Tapos 4,000 sa medium and 833 sa small. 17,521 ang napagbintahan namin kahapon sa 14 na sako. Ngayon naman, ito po yung kinita namin. 10,171. Bali, 8,400 sa good or large. Ito naman, 966 sa medium at 805 pesos sa small. So, sa lab, 14 sacks, tsaka ito't kalahating sako, bali man 21 sako kalahati ng kamote ang total ng pagbintahan ay 27,692. Ito yung napagbinta namin kahapon, 8,008 sa 254 kilos na good. Tapos ito nung hapon, 11,970, 322 na good. Tapos ngayong araw na ito, 10,780. Ito na po yung napagbinta namin kahapon. Ang umaga, 8,008. Tapos nung hapon, 11,970. Ngayong araw, September 5, 10,780 kaninang umaga, tapos ngayong hapon 868. Ayan po ang aming kinita sa pagtatanim ng kamote. Good morning, Ma'am Sis. Ito na po yung pangalawang araw namin ng pag-harvest ng kamote. Ayan po, nag-umpisa na po silang gumawa ng kakanin mula sa kamote.
si Marilyn Verona. Iirain po sila, Ma'am Sis. Ano yung Tagalog na irain? Suman. Ha? Ilain. Nag-iilain. Nagsusuman. Iilain sila, Ma'am Sis. Ma'am Sis, para ano, para sa suman. Suman na kamuti. Ayan na po yung kamuting ginamit kahapon. Nagawa po kami ng ano, suman, kamuti. Anong oras po kayo nag-ride, Ate Winnie? Mga oras na 5:30. Aga nilang nag-ano, naggayak ng kamuti para gawing suman. Ang ginagawa po na Ate Winnie ngayon ay nag-iilaid. Nag-iilaid. Ayan. Buenamanong, ano, ang ganda ng Buenamanong, Ma'am Sis. Ito na yung napagbintahan. Sa, ano pa lang po yan, sa 14 sacks. Ayan na po si Ninyo. Nagkakayod na para sa suman. Ilang nyug ang kakayurin mo ninyo? Apat na nyug. Kasya na ba yan? Sa suman? Parang kulang yan. Dapat kasi yung damit lubi. Kukuhaan ko pa, kaisasakot ko yung tinuo. Kapag pakuhalaan na yung kuan. Pakuhalaan ni Kuya Dayo. Nang inuhod. Ayan, nababalote na po yung inilaid na kamote. Ito pala. Tapos, ito na po yung ibang nabalot. Ito yung ano, yung inilaid kanina na may halong gata. Ay, ito, ano, hindi gata pala. Nyog. Nyog. May halong ano na yan. May halong nyog. Magpupul. Ay, bangin mabati. Mm. Tapos ito, ready na para isa lang. I-steam lang ito. Ayan na ang kamote na suman. Tikman natin kung masarap. Ayan na po, nagluto na po kami ng ginataang kamote at saging. Yung kamote po galing po doon sa na-harvest namin kanina. Ayan po ang aming kanin, merong halong kamote. Kulang pa ng plato. Dapat pala doon na lang nag-ano. Para... Ayan ang mga fans. Wala, nakawala na. Gustong mag-shoot eh. Gustong mag-shoot. Ito na yung stepping stone.